guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang walang talo na si Halimaw na sina Uya Inoue ng Japan ay nagtakda ng kanyang mga layunin na maging World Bantamweight Champion matapos e-demolish si Nonito Donaire sa loob ng 2 rounds upang angkinan ang kanyang 3rd titulo. Ang tinalo ni Inoue ang veterano ng Pilipinas na si Donaire sa isang mahigpit na labanan noong 2019, ngunit walang malapit sa rematch sa Saitama nang itinagdag ni Inoue ang titulo ng WBC sa kanyang WBA at IBF belts. Agresibo si Inoue sa laban na ito. Ang publiko sa Saitama, Japan ay hindi makapaniwala sa kanilang napapanood, isang veterano sa larangan ng boxing at isa sa pinakamalakas na boksingero sa bansang Pilipinas. Japanese ay hindi kailanman natalo at kilala siya sa kanyang mababagsik na knockout percentage dahil sa taglay nitong lakas, pero sa unang pagkakataon, ay napalaban siya rito sa isa sa pinakamalakas na boksingero ng Pilipinas. At walang iba kundi si Nonito Donaire. Hindi ito inaasahan ni Nonito Donaire na ang kalaban niya na si The Monster na Uya Inoue ay may taglay din lakas na halos sumobra pa sa lakas ni Nonito Donaire. Sobrang nahirapan dito si Donaire kontra dito kay Uya. Halos durog din siya rito ng suntok ni Uya sa sadyang nagpabagsak sa kanya. Makikita natin dito na halos bogbog sarado ang Filipino Flash laban dito sa The Monster. Grabe ang pinsalang natamo ng The Filipino Flash ng Pilipinas kontra sa The Monster ng bansang Japan. Halos may upi ang mukha ng The Filipino Flash kapag ito ay natatamaan ng power punch ng The Monster na Uya Inoue, pero hindi papatalo ng basta-basta itong The Filipino Flash na si Donaire. Halos makipagsabayan ito sa lakas ng The Monster na Uya Inoue, pero bandang huli nanaig pa din ang lakas ng tinaguriang The Monster ng bansang Japan laban dito sa tinaguriang The Filipino Flash ng bansang Pilipinas. Grabe talaga ang lakas ni Uya Inoue, at talagang hindi na kaya ni Nonito Donaire magang magana ang mukha nit. Magaling talaga ang hapon kita sa mga galaw, lakas nito at pangangatawan pang champion talaga. Sa bantamweight at hindi match sa edad, kung nagkataon magkasing edad silang dalawa, malamang sa malamang madudumisan ang record ng hapon. Ganun pa man binigyan parents siya ng magandang laro ni Donaire. For sure hindi ito makakalimutan ni Uya, pinahirapan din siya ng ating Filipino Flash Donaire. Lumako naman tayo sa iba pang mga balita. Sa lakas nitong sina Uya Inoue aka The Monster, ay ikinagulat ng karamihan lalong-lalo na ang mga boxing expert, na kung bakit tila hindi man lang ito nasasaktan sa mga solidong suntok na natamo niya mula sa kanyang mga naging kalaban. Maski sa suntok ni Stephen Fulton at sa tinaguri ang The Filipino Flash Nonito Donaire, dahil lahat ng tumama kay Uya Inoue galing sa mga solidong suntok ng ating kababayan na si Nonito Donaire ay tila wala man lang epekto sa kanya at tila parang manhid lang ito. Kahit sino magtataka dito kay Uya Inoue, dahil halos puro solidong suntok ang pinatama sa kanya ni Stephen Fulton at maski si Nonito Donaire ay tila parang bakal lang kung tumanggap ang mga panga nito. Dahil ayon sa mga Pinoy na kasparing niya, isa na rito ang magpapatunay si Albert Pagara. Ayon kay Albert Pagara ay mahina daw ito tumanggap ng suntok at kunting tama lang daw sa bandang ilong nito ay dudugo. Oh, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya eh, kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang itong yung ilong niya, eh dudugo. Kaya tila katakataka na sa laban niya kontra Nonito Donaire aka The Filipino Flash at Stephen Fulton ay napakatibay niya, na kahit 100% na solidong suntok ang tumama sa kanya galing kay Nonito Donaire at Stephen Fulton ay tila walang talab sa The Monster ng Japan na sina Uya Inoue. Kaya maski si Floyd Mayweather Jr. ay hindi na nakatiis tungkol sa halimaw ng Japan na sina Uya Inoue. Ayon kay Floyd Mayweather Jr. ay meron nga kakaiba sa hapon na ito, kaya tila walang pakiramdam sa mga solidong suntok ng kanyang mga kalaban. Sa mga hindi pa familiar kung ano ang PEDS. Ang PEDS po kasi ay isang gamot na kayang patigasin ang katawan ng gumagamit nito.
Ngayon guys, kapag napatunayan na PEDS user nga talaga itong si Naoya Inoue, ay malagay sa alanganin ang kanyang career at kahihiyan ng buong Japan boxing community. Iisipin din ng mga tao na lahat ng kanyang mga laban ay dahil sa mga gamot na ipinagbabawal sa mga boksingerong manlalaban. Kaya malaking tanong kung bakit hindi siya lumalaban sa labas ng kanyang lupang sinilangan ng bansang Japan. Marami din nagsasabi na mas malakas daw si Inoue kay Manny Pacman Pacquiao. Question kayo, nagkakamali, dahil si Manny Pacquiao ay talagang walang bahid, malinis at dekalbreng boksingero. Kayang-kaya niya makipagsabayan lumaban kahit anong bansa, dahil si Manny Pacman Pacquiao ay may tiwala sa puro lakas at kakayanan lamang, at walang halong chemical.